So meron tayong 8 itlog at 8 ring inahin. Meaning, yung mga inahin natin mga ka-farmers ay lahat ng 8 inahin ay nangingitlog ngayong araw. Ito po yung black ostrich na rooster natin mga ka-farmers. Pinagpahinga natin ito ng 1 linggo. Dahil nanggaling ito sa breeding, kaya babad ito sa breeding, kaya pinagpahinga natin. At ngayon ay ibabalik na natin ito upang makapag-breeding naman tayo ulit dahil meron tayong mga orders ng fertile eggs. Itong rooster na ito mga ka-farmers ay dito sa breeding pen o nagbe-breeding tayo ng mga black ostrich. Kinuha ko ito upang makapagpahinga at hindi makakastack. Para, ang rason niyan mga ka-farmers, para yung similya na nabubuo nila ay mataas yung fertility ng mga itlog ng mga inahin natin kapag pinagpahinga natin itong rooster. So yun ang isang purpose kung bakit natin i-separate yung mga rooster sa mga hen. Meron tayong 8 inahin dito mga ka-farmers na black ostrich at merong isang inahin na naglilimlim. So broody ito. So hindi pa natin na napaliguan. So itong 8 inahin mga ka-farmers ay ito yung mga pinapainom natin ng probiotics noong mga nakaraang araw. So ito yung rooster bago pa yan natin nalagay ngayon pa lang. So ang epekto ng nilagay natin na probiotics mga ka-farmers ay ito. So yun yung kanang ilang itlog. So meron tayong 2, 4, 6, 8. So meron tayong 8 itlog at 8 ring inahin. Meaning, yung mga inahin natin mga ka-farmers ay lahat ng 8 inahin ay nangingitlog ngayong araw. So ito yung itlog nila. So ngayong araw, ang production rate nila ay 100% dahil sa 8 inahin, 8 itlog yung makukuha natin. So yan oh. Kaso lang mga ka-farmers, itong mga itlog na ito ay walang similya dahil tinanggal nga natin yung rooster. So bago pa lang natin binalik. So, napakaganda dahil 100% yung pangingitlog nila. Yung inahin natin na pangsyam, hindi naman yan na nangingitlog dahil nalilimlim. So, yung 8 lang na mga manok o yung 8 na inahin. So, good job! So, dito naman, meron tayong 3 Bartlemo truck na babae. Merong 4 na white leghorn, yung kal na binigay sa atin ng ating kaibigan. At yung rooster natin na Orpington. So, dito sila, merong nangingitlog na nga. Ito yung itlog. So ang nangingitlog ngayong araw dito sa kanila ay 3 lang. So merong isang white leghorn na nangingitlog dahil puti yung itlog at 2 na barred plymouth truck. So yan, malalaki yung mga itlog nila. So itong mga manok na ito ay hindi natin pinainom ng yung tubig nila. Walang halong probiotics, plain water lang ang binibigay natin sa kanila. So punta naman tayo dyan sa kabila. Yun, nag-aantay na. So ito naman yung ating mga white leghorn. So matagal na itong nakababad sa breeding at makikita nyo naman yung itsura nila. So kulang ito sa paligo. So dahil ang dumi na yung mga balahibo nila. So makikita mo talaga yung dumi dahil puting puti yung ating mga manok kumpara dito sa isang rooster. Walang, hindi kagaya nitong rooster mga ka-farmers, wala man lang dumi yung kanyang mga balahibo. So ito lang mga babae. Dahil yung mga babae ay palaging tinatapakan itong rooster kapag sinasampahan niya yung mga babae natin. So kaya siya lang ang malinis. Yung mga babae ay napakadumi yung itsura. At titingnan natin yung kanilang itlog ngayon. So ayan, ang dami. 2, 4, 6, 8. 8 itlog ngayong araw. So meron dyang 2, 4, 6, 8, 10 na inahin. So 8 itlog, 2 lang ang hindi nangingitlog ngayong araw na ito. So ayos pa rin, 80% yung production rate ng ating mga white leghorn ngayong araw. So kukunin na natin ito. Ito, fertile itong mga itlog na ito. Dahil meron mga rooster na inilagay natin. So ayan oh, ang lalaki ng itlog nila. So ilalagay natin ito sa incubator, papapisain. At hopefully ay maganda yung fertility ng white leghorn natin.
Alright, yan. Ang ganda. Good job, ladies and gentlemen. So mga ka-farmers, bumili tayo ng feeds ng ating baboy. So yung gamit natin is itong hog grower ng Ultra Pack. So bumili tayo nito mga ka-farmers dahil yung baboy natin medyo malalaki na at kinakailangan na natin yung grower ang ipapakain sa kanila. So titimbangan natin ito, isa't kalahating kilo yung ipapakain natin. So yan. So ito yung kakainin ng ating dalawang baboy. So ibabad natin sa tubig na may halong probiotics. So ito yung tubig mga ka-farmers na gagamitin natin. Ito yung may halong probiotic ng CHC. So binabad natin ito overnight. Tapos ito yung gagamitin natin pang baba dito sa feeds ng baboy. So ang ginagawa nitong tubig nito mga ka-farmers ay meron itong mga good bacteria na nakapag maganda sa ating mga alagang hayop. At isa din ito sa kapag dudumi yung ating mga baboy ay hindi mabaho. Hindi mabaho yung amoy ng kanilang dumi dahil dito sa probiotics na ito. So yun mga ka-farmers, oh, ang lalakas nilang kumain. Yan o. Oh. So ang bilis din nilang lumaki. So nagtutumans bago pa lang ito nagtumans dito sa akin mga ka-farmers. Yan o. Oh. So ganyan ang kalaki yung pangangatawan nila. At hindi rin mabaho yung kanilang ipot or dumi dito mga ka-farmers dahil sa nilagay natin na yung probiotics. So yung kagandahan dito. Umo ka daw. Bukat man. Awa na kinali. Hoy. Lara. Pangisog. Hoy, may tambal. Ano gawain? Di ba sa to? Pangisog. Bayi di ay ma. Bayi sa oh. May itlog. Ha? Bayi na may tutoy. Wala ra. Akong biraho ni Ron. Ako na ni Ron. Akong biraho. Ali dire. Ako na ni mong bata. Ching Kong King, kamurit sing. Bayi mas oh? Bayi. Bayi tao. Bayi kening. Pangisog diha boy. King. Stay. Stay na. Bako na. Le? Bako na. Ngisuk ini. No. It's a girl.